Okay, good afternoon. So as promised, sabi ko sa inyo, what I'm going to do is I'm going to record this lecture because this was supposedly discussed last Wednesday. Pero last Wednesday, you did ask me a favor by telling me that you need to practice for the field demo that is going to be done this coming week para sa SGA week natin. So yun nga, hindi ko na-discuss to. Pero ano naman to eh? Last Saturday, I think na-discuss ko naman yung primer na ito, kung paano ito ginagawa, yung tinatawag natin product rule. Now, yung mga example na ibibigay ko dito, these are just basically example lang din eh, pero medyo mas complicated ng konti. From the previous example na binigay ko last Saturday. So, tingnan natin isa-isa ito. Ito siya, ito na yung pinaka-difficult round. Hindi naman difficult na difficult, pero medyo mas difficult as compared to the example that I have given you last time. And by the way, yung slide na ito, binigay ko na rin sa inyo, kaya nakita niyo na ito before. Now, what I'm going to do here is I'm going to at least color code yung tinatawag nating mga U, B, derivative of B, at saka derivative of U, para mas madali makita. So, gagawin ko dito, I'm going to try to get the derivative of all the function that you can see here. And then, one by one, titingnan natin kung ano yung magiging derivative niya. Okay, for the first one, what we have is the function y is equal to quantity 3x plus 4 raised to 2 multiplied to quantity x minus 5 raised to 3. So, magde-designate muna tayo. Yung u natin yan, very convenient, kunin na natin yung nasa left side. So, yung u will be, ayan na, color-coded na. That's going to be quantity 3x plus 4 raised to 2. And then, of course, pag nakuha ko na yung u, I'm going to try to get the derivative of u. So, in derivative of u, I'm just going to get the derivative of quantity 3x plus 4 raised to 2 using yung tinatawag nating chain rule. So, ibababa ko lang yung 2 and then followed by 3x plus 4. Raised to 1 na lang yan kasi 2 na lang natira. And then, I'm going to get the derivative of 3x plus 4, this one. So, magiging na lang yung 3. So, yung 3 na yan is going to be multiplied to 2 here. And then, 3 times 2 is going to be 6. And then I can multiply it again to this one kasi hindi naman natin kailangan expand to. This is only raised to 1. So 6 times 3 is going to be 18x and then followed by 6 times 4 is going to be 24. Okay. So meron tayong 18x plus 24. Now, the derivative of u, that is color-coded by green. Okay, wala na tayong problema dito. Napin natin yung b, this is the one, yung kasunod. So quantity x minus 5 raised to 3, that's going to be b. Ito na siya. So, I'm going to try to get na. Color-coded by blue. I'm going to try to get yung tinatawag nating derivative of B. So, chain rule din ang gagamitin natin. Ibababa ko yung 3. May matitira pa siya, square. And then, I'm going to get the derivative of X minus 5. Ito yung DX eh. So, ito, 1 lang to eh. So, yung negative 5 magiging 0. Ito naman X magiging 1. So, wala tayong problema dito. As is lang to. Derivative of B is color-coded na medyo mapulang, ang tatawag natin dito, pusya ba yan or something? So, derivative of b is equal to 3 and then multiply to quantity x minus 5 square. Now, ito pwede ko pa expand to eh. Madali pa naman to, pero hindi na lang. Kasi later makaka-encounter tayo ng medyo malalaking exponent na rin. So, parang assist na lang natin, simplify na lang natin na ganun. Now, ito na yung mga ano niya, itong apat na to. Ito lang naman yung importante dito yung apat na to. So, what you're going to do, if you're going to get the derivative of this one, y is equal to quantity 3x plus 4 raised to 2 multiplied to quantity x minus 5 raised to 3. The derivative of that one, yung product rule, meron naman tayong ginagamit na formula. That is actually u dv plus v du. So, eto meron ka na. Nandito na yung apat eh. So, u followed by dv and then plus v followed by du. So, parang eto na siya. Ayan na. Pinolar code ko na. The first one here, the one on the left side nito, on the right side of the equation, ito yung tinatawag natin u, yung kulay pula. And then itong medyo mapula, o pusya ba yung tawag na yan? Basta, yung medyo distinct lang na color nilagay ko. That is yung tinatawag natin derivative of b. Then followed by plus, ayan na yun, b, yung kulay blue. And then followed by derivative of u. So ito na siya. And then after this one, you're just going to try to simplify it. Yung 3, ilalagay ko na sa unahan. Ito, okay na yan. Dapat nilagay ko pa nga sa unahan ito eh. Pero basically, nakuha mo na yung derivative na ito. Tapos na ito eh. Okay, that is for problem number 1. For problem number 2, we're going to do the same approach, color code natin. First, we're going to try to find the value of the u. And then find the value of the derivative of u.
and then find B, and then find the value of the derivative of B. Ang U natin is going to be quantity 3x minus 4 raised to 3. Ito siya, yung nasa unahan. Pwede rin magbaliktad ito, wala namang problema eh. Mas convenient lang pag ganun. Para hindi ka na masyado nag-iisip-isip pa. So, ito, ilalagay ko na lang yung left side. That's going to be the value of the U. So, kuha mo na yung U. We're going to get the value of the derivative of U. Ang gagamitin natin dito is yung chain rule. So, ibababa ko yung 3. And then, followed by quantity 3x plus 4. Ay, naku, may mali ako dito. May mali tayo dito. May mali. So, mali pagka-copy-paste ko. So, this should be negative 4. Ito rin negative 4. So, mamaya ipapakita ko na lang. Ayusin ko na lang muna ito. Sandali, ah. Pwede natin ayusin naman. Mas maganda rin yan. Okay na rin yan. Wala naman masyadong mababago. So, babaguhin ko ito. Ito lang. Nakikita niyo na. Ah, that happens naman. Ayan na. Okay. So, balik tayo doon. Baguhin ko lang. Okay, ito na siya. So, ito yung U natin. We're going to get the derivative of U using yung chain rule. Ibababa ko yung 3. Followed by 3x minus 4. Quantity 3 times quantity 3x minus 4 is 2. And then, get the derivative of 3x minus 4. That's just going to be 3. 3 lang yan. So, multiply mo rito. So, ang lalabas dito, the last one will be 9. And then, followed by 3x minus 4 is 2. So, okay na yan. Nakorrect na natin yung mali. Assign lang naman yun eh. Kasi minsan, naka-copy-paste ko lang ito eh. Kaya minsan, hindi ko nakapansin. So, ang B natin dito, ito ay quantity 2x plus 7 raised to 4. And then, of course, kunin natin derivative ng B, chain rule lang. Ibababa ko lang yung 4. And then, matitira is quantity x. Quantity of 2x plus 7 raised to 3. And then, derivative of 2x plus 7. Ito, derivative na ito is just 2. So, using yung tinatawag nating sum and difference rule. So, we're just going to multiply it to 4. So, ang lalabas dito is 8. Derivative of B is equal to 8 and then followed by quantity 2x plus 7 raised to 3. Okay. Yan na. At tingnan natin. May mali ako di siguro. Tingnan natin. Tama ba? Okay. Okay. Sabi ko na nga ba mali ito eh. O, etong balikan lang natin. I-correct ko lang ito. Kasi baka mag- Ayan. At least nakikita niya na kinukorek ito. Ayan. Okay. Balik tayo dito. Ayan na siya. Given na yan. Ito na kuha natin. Sandali. May mali pa rin ako dito. Nasaan ito? Derivative of U. Ayun. Ayun siya. Pero tama naman ito eh. Tama naman yung U. Yung derivative of U yung nagkamali. Okay? Yan lang. Okay. Oh, this happens naman. At isa kikita nyo naman yung correction. Okay. Ito na yan. So, nakuha na natin yung 4. So, ilalatag na lang natin yan. Ayan o. Oh. U derivative of B. U yung kulay pula. Followed by the derivative of B. Plus B and then followed by the derivative of U. And then after that, you're just going to simplify it. Pwede pa ito i-factor eh. Mapapactor mo itong dalawang binomial na to. Pero dapat gagawin ko to sa whiteboard eh. Pero this is okay na. Kasi nakuha mo na naman yung derivative niya talaga. Simplification na lang yung nahanap. Ang final simplification na ito is actually just factoring. Ito yung mga binomial na to. Pwede mo i-factor to eh. Masisimplify mo pa. Pero this is okay naman. Depende na yun sa professor na kung ano yung gusto niya talaga. Pero ano yan eh. Sa akin wala na itong problema eh. Nakuha mo yung derivative. So, this is for problem number 2. So, yun nga, pasensya, nagkaroon tayo ng konting mali dito. Pero, nakorrect naman natin at nakita niyo naman kung paano ko i-correct. For the third one, mukha lang siyang intimidating because of a trinomial. But, the process is the same. You're going to do the same thing. First, get the value of the U and then get the value of the B. Okay, get the value of the U and then get the value of derivative of U and then followed by B and then derivative of B. Ang U natin, that's going to be the trinomial. So that is 8 minus x squared plus x raised to 4 and then raised to 3. And then I'm going to get yung derivative niyan. So ibababa ko lang yung 3 followed by quantity 8 minus x squared plus x raised to 4 raised to 2. And then, I'm going to get the derivative of 8 minus x squared plus 4x. Ito medyo medyo tricky ng konti. Ang derivative na ito is going to be on the first one, that's going to be 0 followed by negative 2x plus 4x cubed. Okay. So, hindi ko na-explain kung bakit, ha? So, medyo alam nyo na ito kung paano. So, ayan. And then, I'm just going to multiply it to 3. So, 3 times negative 2 is going to be negative 6x. Then 3 times 4 is going to be 12x cubed. Ayan, nalagay ko muna. Ayan na siya.
So, ito na yung derivative of u natin. So, polar-coded siya. Para hindi na nakakalito mamaya. Yung b naman natin, that's going to be 4x or quantity 4x minus 1 raised to 5. And then, kunin natin yung derivative niyan, chain rule ulit. So, ibababa ko yung 5. Followed by quantity 4x minus 1 raised to 4. And then, get the derivative of 4x minus 1, which is actually just 4. And then, 4 times 20 is just, 20 na yan. 20 and then followed by quantity 4x minus 1 raised to 4. Ayan na. So, nandito na silang 4. Ayan na. Ayan, ilalatag mo na lang dito. Ito na yung arrangement niya. Kaya nilagay ko yung color-coded eh. Para madaling makita. So, the first part, ito yung first part dito on the right side. That is u. And then followed by the derivative of p. Plus b. And then followed by the derivative of u. And then simplification na lang natin. Ito nga dapat na, ano na to eh. Okay na to. So, ito na yung pinakahuling ano niya. Sandali, may kulang. Oh, tama. Kala ko may mali. Wala naman pala. Okay. So, this is the final outcome. Pwede may factor to para may malabas ka. Pero, basically, ito na yun. This is good enough na. Now, the last one, ito medyo tricky because this is the exponent is a rational exponent. So, meron tayong y is equal to quantity 5x minus 1 raised to 1 half. And then multiply to quantity x squared minus 1 raised to 1 over 1 third. So what I'm going to do here is that, of course, pareho pa rin, get the u, and then get the derivative of u, and then get the b, and then get the derivative of p. Wala namang nababago. Yung exponent lang medyo mahirap because that is rational exponent. So for the first one, what I have is u is equal to quantity 5x minus 1 raised to 1 half. So derivative of u. So, gagamitin natin yung chain rule. Ibababa ko lang yung 1 half. And then, I'm going to subtract 1 half here. So, magkakaroon ko ng negative 1 half dito. So, yung exponent niya, bigay yung negative 1 half. Kasi 1 half minus 1 is negative 1 half. And then, if I get the derivative of 5x minus 1, 5 na lang yung matitira. 5 is multiplied to 1 half. So, meron tayong 5 over 2. And then, followed by quantity 5x minus 1 raised to negative 1 half. Now, huwag muna natin ibaba ito. Kasi mamaya, kukombine pa natin eh. So, ito muna yung tinatawag nating derivative of u niya. Okay na yan. Assist muna. Huwag mo muna ibaba. Mamaya na lang. Sa final answer. Ang b natin dito is quantity x squared minus 1 and then raised to negative 1 third. So, same lang. So, ang gagawin ko, kukunin ko yung derivative of b, ibababa ko yung 1 third. Magiging siyang coefficient dito. Chain rule. And then, 1 third minus 1 is negative 2 third. Ito marami nalilito dito eh. Pag nagsusubtract ng fraction. So, 1 third, ito yung dati niyang exponent, and then what is left on the previous exponent, o yung original exponent, is 1 third minus 1, that's going to be negative 2 third. Okay na yan. And then, get the derivative of x squared minus 1, that is just 2x. And then, 2x is going to be multiplied to 1 third, so meron kang 2x over 3. Okay, ayan na siya. Di muna natin bababa. So, eto na muna yung apat na yan. And then, ilatag mo na lang yan dito. U, and then followed by derivative of P. Plus B, followed by derivative of P. Ayan na siya. U, and then derivative of B. Plus B, derivative of U. Okay. Simplify na lang natin to. So, pag simplify natin to, you're going to look at those, those terms na meron siyang negative exponent. Itong negative 2 over 3. Yung negative 2 over 3 na ito, ibababa mo lang siya. Pupunta siya sa denominator. And then, you're also going to do the same with negative 1 half. Ayan o, binaba ko lang siya. Tama ba? Ay, hindi ko pa pala binababa ito. Sinimplify ko lang muna. Narange ko lang ng konti. So, yung 2x plus 3, nilagay ko rito and also with 5 over 2. And then, this one, ibababa ko na. The final answer is, for the first term here, we have 2x plus 3, ito medyo magulo tingnan pa, kasi pa ganito eh. Ay, ilagay lang natin dun. Then, multiply to 5x minus 1 raised to 1 half over quantity x squared minus 1 raised to 2 over 3. So, that is for the first term. For the second term, that's going to be 5 over 2 multiply to x raised to 2 minus 1 raised to 1 third. And then, the denominator or division divide is divided by 5x minus 1 raised to 1 half. Now, mas madali ito pag nasa whiteboard sana. Kasi medyo mahirap pag ganito yung nakikita natin. So, that is how you're going to solve the 4 remaining problems. Supposedly, dapat Friday ko din. Nang Wednesday ko ito hindi discuss eh. Pero yun nga, meron kayong kailangan i-practice
sa darating na field demo natin. So hinayaan ko na lang. And I did promise you na i-explain ko na lang sa lecture. And by the way, ano na to eh, marami na kayong example na binigay ko ng nakaraan. So alam niyo na yung process. Basically, when we're just using yung tinatawag nating power rule, if two functions is actually multiply to each other, the formula is just u derivative of v plus v derivative of u. Yun lang.